Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay gumawa ng English sentence na nagbibigay ng suggestion. Okay? So, gagamit po tayo ng salitang could. Itong C-O-U-L-D na sa Tagalog ay maaari. Okay? Gagamitin po natin yan para makabuo po tayo ng English sentence na nagbibigay suggestion. Okay? Ngayon po, Meron po kayong dalawang pamimilian dito. Kung ang gusto nyo ay we could, na sa Tagalog ay maaari tayo, o maaari natin, o kaya itong you could, na sa Tagalog naman ay maaari ka o maaari mo. So, pili lang po kayo ng isa dyan, kung alin man ang magustuhan nyo. Pagkapili nyo ng isa dyan, pipili lang din po kayo ng isa dito sa mga nakalista, dito sa baba. Okay? Tapos pagsasamahin lang natin, tapos itra-translate natin sa English, tapos magkakaroon na po tayo ng English sentence na nagbibigay sa question. Okay? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Maaari tayo magmeryenda mamaya. Pag in English nyo po yan, we could have a snack later. Okay? Sumunod. Subukan naman natin to. Maaari ka. Maaari ka bumisita kay Jim bukas. You could visit Jim tomorrow. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung meron kayong gustong palta na salita dito. Okay? Katulad po nitong Jim, paltan nyo ng ibang pangalan. O kaya itong tomorrow, paltan nyo ng on Sunday, sa Linggo. So, kayo na lang pong bahala. Okay? Sumunod. Maaari tayo magpunta sa parke pagkatapos ng klase. We could go to the park after the class. Okay, sumunod. Maaari ka dumalo sa pulong nitong hapon. You could attend the meeting this afternoon. Okay, sumunod. Maaari ka tumawag sa kanya ngayon. You could call him now. Okay? Kung gusto yung paltan itong him ng pangalan, pwede rin po. Maaari ka tumawag kay Mario ngayon. You could call Mario now. Okay? Sumunod. Maaari tayo kumain sa labas. We could eat out. Okay? Sumunod. Maaari tayo umuwi na lang. Pag in English nyo naman, we could just go home. Okay po? At ang huli po, maaari ka magtanong muna sa iyong mga magulang kung saan ay gamit na gamit po yan. You could ask your parents first. Okay? So, sana po makikipractice po itong ating aralin ngayon para makapagbigay na po agad kayo ng suggestion sa inyong kausap. Okay? At tatandaan nyo ha, sa paggawa ng suggestion, maaari po tayong gumamit ng could. Okay? Na sa Tagalog ay maaari. Maraming salamat po.